Hi mga kadiskarte. So yun nga mga kadiskarte, no, andito tayo sa kulungan ng aking pamangkin. So dahil nga ngayon mga kadiskarte ay tanghali, no, Sunday, kalalabas lang po namin sa simbahan, ang bihis ko ay nakabistida pa. So diretso na po ako dito sa kulungan, no, sa kulungan ng aking pamangkin, dahil po andito nga po nakalagay yung aking mga bagong walay ng mga piglet, no. So dito ko nga po nilagay, nakikilagay po muna ako dito kasi ito po ay bakante, no, bakante po ito. Tapos doon muntik na po kasi itong nakawin doon po sa kulungan ko po, no. So bali po ang kulungan ko po kasi medyo malayo-layo doon sa bahay namin. Mga ilang hakbang pa po, no. So ito po yung kulungan ng aking pamangkin, ay dito lang po talaga ito sa likod bahay nila. Malapit lang po. Tapos maraming aso po dito kaya hindi po basta-basta makapasok yung mga magnanakaw po dito. Kaya po pinalagay ko po muna dito yung aking ng aking mga piglet. Kasi po nung nakaraang gabi nga po, day 29, no, simula nung pinanganak sila, since birth 29 days. Paggagabi noon may muntik na po silang nakawin, may nakakita po sa kanila na may mga bandang 11 daw po yun, may lalaki daw po na pumunta doon sa kulungan ko. At yun po, pagpunta ko po doon, pag-check ko po mga bandang 11 ng gabi, may nakita nga po ako ng bakas nung paa, nakapaa lang po, wala pong tsinelas, no. So yun po, bali siguro po pagtingin niya nakadede pa po ito kasi sa nanay, pero po ito ay kumakain na, no. Nakadede pa po ito sa kay Mama Pig. So siguro po sabi nila, kung nanakawin po ito nila ay hindi pa po mabubuhay kasi po nakadede pa po sa nanay. Pero po kung ninakaw po nila yon, mabubuhay na po kasi malakas na po yun sila kumain. Kasi 14 days pa lang sila, or 14 days pa lang po inumpisahan ko na po pagpakain yung aking mga piglet. So buti na lang po talagang lagi ko po kasi dinadasal, sinama sa dasal tuwing magsisimba po kami, katulad ngayon Sunday, no, nagsisimba po kami. So yun pa pala, sinasama ko po sila sa dasal, no, yung aking mga alaga, na yun, isa na yun na hindi sila magkasakit, tapos hindi po sila nakawin kasi dito lang po ako kumukuha ng source of income. So buti na lang po pinoprotektahan po ito ni. So yun po, maingay nung nagpatugtog po yung pamangkin ko. Maingay na tuloy. So di bali na po, lakasan ko na lang po yung boses ko kasi yung pamangkin kong lalaki nagpatugtog. So yun po, no. Balikan ko lang po. So dininig ng Panginoon yung panalangin ko, na protektahan yung aking mga piglet, na isa na nga po yung hindi nakawin, hindi sila magkasakit kasi ito lang po yung source of income ko po, no. So yun po, no, balik tayo dun sa ano, muntik na nga po silang nakawin nung day 29, tapos po pag kinabukasan day 30 po nila, sabi ko kung magwalay ako, makikilagay na lang po muna, nagpaalam ako dun sa pamangkin ko na dito ko muna ilagay sa kulungan niya kasi bakante naman po itong isang cage na to, bakante naman po, bali ang may laman yung kabilang cage lang, may laman po yun na mga patining niya. So yun po, buti na lang pumayag yung aking pamangkin na dito po muna nilagay. So bali po yung 30 days sila, no, nagwalay nga po ako ng umaga at yun po, no, dito ko po sila nilagay. At ngayon po ay 3 days na po sila simula nung
winalay po natin. Ipakita ko po sa inyo kung gaano na po sila kalaki at gaano na po sila kalakas kumain. So bali po, first time ko po magwalay sa aking mga piglet ngayon na sila po yung ililipat ko sa ibang kulungan. So bali po, ang nangyari po ay first time po nila ito, baga, bago lang po ito sa paningin nila. Kumbaga, hindi po nila kabisado yung area po na ito, no? No, kumbaga, doble stress po sa kanila ngayon, no? Pero po, okay naman po pala, kahit po, okay po, wala po silang, hindi po silang nagkasakit, no? Hindi po sila na-stress, kumbaga, kahit ngayon, hindi nila ito kabisado, itong kulungan na to. Hindi po sila masyadong na-stress. Basta po, yun, ang ginawa ko po, lagi lang po silang may pagkain. Para pag nagugutom, kain lang po sila, no? Kain lang po sila dyan. So, yun po, no? Yun nga, kahit first time ko po magwalay ngayon, ang mga piglet po ang kinukuha ko, hindi po sila na-stress, hindi po sila nagtae, wala po, no? Yun. So, dati po kasi pag nagwawalay po ako sa aking mga piglet, ay yung inahin po yung ililipat ko. Oh, so kung hindi ko man mailipat si inahin, yung mga piglet ay kabisado na doon sa area nila. Sa area ng mga piglet, kabisado na sila doon. Ngayon mga kadiskarte, ay day 3 na ng aking mga piglet. Day 3 simula walay. Ang pinapakain ko po sa kanila ay Startex na. Pure Startex. Ngayon ay tanghali, no, kalahating kilo ang ipapakain ko po sa kanila. Kaninang umaga, alas 6, kalahating kilo na pre-Startex. Tapos mamayang hapon, kalahating kilo din. So bali nung first day talaga na pagwalay nila ay unlimited tayo sa pagkain, no, nung first day. Bakit unlimited? Kasi po, para po maibsan yung paghahanap nila sa gatas or sa dede ni ng mama pig. So bali ngayon po ay day 3 na nila. Magpapakain po ako umaga, tanghali at gabi na lang po. Aking mga piglet, day 3 simula nung winalay natin kay Mama Pig, no? So dito po sa amin, sa lugar po namin, yung mga ganyang sizes po, ganyan po kalaki, pwede na po ma-lechon, lechon de leche po kung tawagin dito po sa lugar namin, no? So yung ganyang kalaki. So yun nga po, sa ganitong batch po ngayon, dahil 8 piraso lang po sila. Kasi unang anak po ni Sor, no? Si Sor ay unang anak niya to. At 8 piraso lang po, malalaki po ang anak ni Sor, no? Swerte po yung buyer, no? Swerte po ang buyer natin ito kasi malalaki yung anak ni Sor. Tapos yun po, no? Yun po yung kainan nila. At yun po yung tubigan po nila.
Yun po, no? Day 3. Simula walay. Sa Mama Pig. Kuya Usog.